Annyeonghaseyo mga chinggu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 31. Again. So ang ibig sabihin po sa Korean ng again is dashi. So ito po yung halimbawa ng mga pangungusap, pwede mo po siyang ilagay sa unahan ng pangungusap at pwede rin po sa gitna. Nenyone hangguge dashi kalkoyeyo. Nenyone hangguge dashi kalkoyeyo. I am going to Korea again next year. So nenyon next year. Time marker na e. Nenyon e. Then hangguk is Korea. Location marker na e. Hangguge to Korea. Then tashi again. Then kalkoyeyo. Future tense. I am going. So kada to go. Tinanggal ang da, natira yung verb stem na ka, nilagyan naman ng real, then koyayo, kaya naging future tense. Kal koyayo. I am going. So, nenyone hangguge dashi kal koyayo. I am going to Korea again next year. Tashi haja. Tashi haja. Let's do it again. So, tashi again. Then haja. Let's do it. So, hada. Tinanggal ang da. Natira yung verb stem na ha. Plus, ja. Itong mga verb stem, pag nilagyan mo ng ja, ang ibig sabihin niya sa Korean is let's or tara na. Ito ay napag-aralan na rin natin nung mga nakaraang lesson. So, verb stem plus ja or let's. So, dito, do haja. Let's do. So, tashi haja. Let's do it again. Tashi wa chuseyo. Tashi wa chuseyo. Please come again. So, tashi again, then wa chuseyo. Please come. So, ito naman, itong wa, galing sa salitang oda, to come. Tinanggal ang da, natira yung verb stem na o. So, last vowel is o. Walang pachim or final consonant. Kaya nilagyan ng a. Basic form ng oda is wa plus chuseyo. Meaning is please or please do something for me. So, ito ay napag-aralan na rin natin ng mga nakaraang lesson. Itong verb basic form plus chuseyo. So, dito, wa chuseyo. Please come. Or nakikisuyo ka na dumating ka or pumarito ka. So, wa chuseyo. Please come. Tashi wa chuseyo. Please come again. Dashi morobayo. Dashi morobayo. Try to ask again. So, dashi again, then morobayo. Try to ask. Or to ask. So, itong morobayo or moroba, galing sa salitang morobuda, to ask or try to ask. Tinanggal ang da,
Last vowel is O, walang patchim or final consonant, kaya nila dyan ang A. Basic form is Moroba. Then yo, Morobayo. To ask or try to ask. Dashi Morobayo. Try to ask again. Omunihan teso, tashi chonarul pada sayo. Omunihan teso, tashi chonarul pada sayo. I got a call from mother again. So, omuni, mother, then hanteso. Ito ay receiving marker. So, omuni hanteso. From mother. Then, tashi, again, then chona is call. Object marker na rule. Chona rule. Then, pada sa'yo. Past tense, got or received. So, itong chona, itong call, ang object ng verb na pada sa'yo. Got a call. Nakatanggap ng tawag. So, pada sa'yo, galing sa salitang pata, to receive, or to get. Tinanggal ang da, natira yung verb stem na pat. Last vowel is a, may patchip or final consonant, kaya nila dyan ang a. Basic form ng pata is pada. Then itong basic form na pada, nilagyan naman ng sangsiyot din o kaya naging past tense. Pada so or pada soyo. Got. Omunihan teso, tashi chonarul pada soyo. I get a call from mother again. So magsaulo naman tayo ng ilang phrases sa Korean. Pego payo. Pego payo. I'm hungry. Pega puloyo. Pega puloyo. I'm full or busog. Busog ako. Genchanayo. Genchanayo. It's okay or I'm okay. Kumbaga, okay lang. Then, muluneyo. Muluneyo. Of course. So, sana po ay may natutunan kayo sa kaunting lesson natin ngayon. At sa susunod naman po nating lesson, atin namang pag-aaralan yung ongoing present tense form. Gamit itong kuita. So please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po upload ng mga videos. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.